sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is Aitokay po again. Ngayon, nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat Kabayan TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan niyo ako, guys. Let's go! Ng SMNI sa pamamagitan po ni Rolex Suplico, Attorney Rolex Suplico, at saka si Attorney Tolentino, hinggil po dito sa paglapit po nila sa Court of Appeals na maganda rin pong talakayin natin. Ano po yung dahilan bakit po nila hinihiling ng TRO dito po o temporary restraining order dito po sa order ng NTC na sila ay suspendihin ng 14. Papasok-pasok lang po ng balita na ito, no? Yung SMNI po ay lumapit na po, no? Naglegal na po yung SMNI dito po sa tingin nila ay hindi makatarungan na pagsususpindi ng ilan na nalilito na nga ako eh sa dami ng sinuspindi nila. Yung pagsuspindi po nila sa mga programa ng SMNI at eto nga po buong SMNI na mismo yung sinuspindi ng NTC. Ang pinapaliwanag po nila Attorney Tolentino tsaka ni Rolex Suplico, ito po ay maliwanag na paglabag sa due process, no? Wala po silang karapat, wala po silang hindi po sila nabigyan man lang ng pagkakataon na sagutin, no? Yun po ang problema, yun po ang esensya ng batas, eh, no? Kung may reklamo sa iyo, dapat karapat-dapat mo itong sagutin. Bigyan ka ng pagkakataon para sagutin kung ano man yung inirereklamo. Ito pong ginawa ng NTC ay malabis pong paglabag, no? Paglabag po dito po sa due process. Wala pa pong nangyayaring pagsagot. Ang sabi nga po ni Attorney Tolentino, ni hindi nila alam. Hindi po nila alam kung ano yung reklamo laban sa SMNI. Hindi po nila alam kung ano yung sasagutin nilang reklamo. Usually po, 'di ba, ganito po yung ginagawa ng isang sa korte, no? May nagreklamo sa iyo, bibigyan ka ng korte, eto may reklamo ka. Bibigyan ka ng korte ng pagkakataon para sumagot. Ang nangyari po sa NTC, ha, binigyan po sila ng SMNI ng House of Representative ng resolusyon na pinasususpindi yung SMNI. Kagyat pong sinuspindi yung SMNI, no? Habang sila ay mag-iimbestiga pa lang. Wala nga pong malinaw kung ano po yung ang question dun, ano ba talaga yung nirereklamo para sa kanila, no? Hindi po nila alam, eh. Ito po yung attorney. Hindi po nila alam kung ano po yung sasagutin nila. Mas lalo po sila nagtaka ni yung sasagutin nga nila, hindi pa nila alam. Suspendido agad. Ibig sabihin, nauna po yung parusa bago magkaroon ng akusasyon, nauna po yung parusa bago sila pasagutin. Miski siguro yung NTC, hindi po alam kung ano po. Sabi nga rin ni Attorney Tolentino, hindi pwedeng diktahan ng Kongreso ng kanyang gagawin yung NTC. Kaya nga po resolution lang, urging lang dapat. Eh ang kinitwiran po ng NTC, kaya nila sinuspindi dahil sa resolution na nagmula sa House of Representatives. Kaya po mga kapatid, no? Hindi po tayo nagsisiraan dito. The singing Karen. Sumasagot po, eto po balita po to, wala pa po tayo. Binabalita lang po natin yung naganap. Eto po ang sinabi ng abogado ng SMNI. Ibig niyo ba sabihin pag nagsalita, binabalita ko pa po, hindi pa po to balita. Ang SMNI po sinasabi po nila bakit sila nagpunta ron sa Court of Appeals. Masyadong advance yung pag-iisip nyo. Tuwing magsasalita po yung SMNI, paninira sa inyo, ipinagtatanggol po nila kung bakit sila hindi dapat sinuspindi. No? Over yung reaction. Kulang po kayo. Mamaya po, masasagot natin yan kung nariyan pa kayo mamaya. Okay? Okay, yan po ang binabalita natin na eto po, pumalag na po yung SMNI, hiniling po nila sa Court of Appeals na ipatigil po yung suspension ng NTC. Hindi ko po alam kung ano po ang, dahil hindi po tayo abogado,
Pero ako, sa tingin ko, ano eh, yung meron pong pagmamalabis sa kapangyarihan na ang NTC rito, no? Masyadong abuse of power, no? Mukhang hindi po po pwede na nagpapasya po sila ayon lamang sa resolusyon. Dapat siguro i-justify nila kung bakit nila sinuspindi nang walang binibigay na pagkakataon na sumagot. Napaka, sabi nga ni Panelo, daig pa yung diktadurya, no? Daig pa yung diktadurya kasi sa diktadurya may forma pang ano, pasagutin eh. Ito po, totally wala. Suspended agad ng ilang araw yung mga programa. Suspended agad yung buong SMNI nang wala man lang silang, na hindi man lang sila binibigyan ng pagkakataon na malaman kung ano yung reklamo laban sa kanila. So napakatindi po nito. Daig pa po natin, daig pa yung diktador nitong NTC. Kaya po sila lumapit dito sa Court of Appeals. Okay? Binalita lang po natin yan. Wala pa tayong reaction dyan dahil hindi pa po natin napag-aaralan. Yan po ay kapapasok-pasok lang na balita. Nakakatawa po, no? Ang pinagmamalaki nila, dalawa lang halos, eh, no? Una, ang pinagmamalaki nila, may pumasok na 4 trillion. Nung marami po nag-react, ay pledges lang naman pala yan, eh. No? Pledges lang pala yung pinagmamalaki yung pumasok na investment dahil sa pagta-travel. Gusto ko sa nila pagmalaki na dahil sa kawalan po na maipagmamalaking proyekto ng kasalukuyang administrasyon dahil ang tangi po nating nakita, wala po sa food security, nakita naman natin, nagtaasan po yung presyo lalo na po ng bigas. Wala rin po sa ibang industriya na maipapakita. So gusto po nilang i-justify na yung pagta-travel po ng ating mahal na Pangulo, ha? Pinakamarami po, naitanong na nga po to sa ano eh, sa isang sikat na TV show sa Amerika, yung Jeopardy. Naitanong na po yan, no? Sino ang presidente na tinaguri ang ano, no? Yung travel ng travel. Totoo po to. Baka kala nyo, naglolokohan lang tayo, no? Sikat na po yung pagta-travel ni Pangulong Marcos. So, gusto nila i-justify kasi dinagdagan na naman nila eh. Dinagdagan nila ng 58%, mahigit kalahati ang dinagdag nila sa budget ng pagta-travel. Para po ma-justify ang lahat ng yan, no? Si Pangulong ang kanila lang pong tanging maipagmamalaki yung may pumasok di umano na 4 trillion. Ngayon po, dahil na lantad po sa kanila lahat, na pledges lang naman pala yan. Yan po ay pangako pa lang yung 4 trillion. Ngayon po, lumabas na po ang katotohanan na around o kulang-kulang 300 billion lang po. Ang layo naman ng 4 trillion sa 300 billion pesos. Yung actual pong pumasok, 300 billion. Ayan po, wag po tayo maglokohan. So ano po yung performance na yan? Ayon po sa Bangko Sentral, itong pumasok na pera na ito, mas malaki pa po. No? Yung pumasok na pera, kung ikukumpara nyo, same year, same na mga taon, same na panahon, mas marami pa po yung pumapasok na pera sa Pangulo na hindi nagta-travel, si Pangulong Duterte. Yan po ang katotohanan, no? Kung pagmamalaki nyo po na may pumasok na pera, no? At wala kayong kinukumparahan, talagang may papasok at papasok na pera kay Pinoy nga eh. Kahit maliit ang pumapasok, may pumapasok eh. Alam nyo ibig sabihin, pero nakakaawa po kasi yan lang ang pwedeng may pagmalaki. Ngayon po, meron po silang pinagmamalaki. Ito po may nagtanong sa akin ito kagabi o kahapon, no? Ito po, talakayin din po natin to. Meron po ba talaga? Tingnan nyo ha. Ang sinabi po rito, ito po ang bago nilang pinagmamalaki ngayong araw. Nabisto sila na pledges lang yung pinagmamalaki nila eh. Ito po. Sabi po dito ni Mr. Win-Win Situation. Hindi ko kilala to, pero ngayon kalat po to. Alam nyo po, iba po yung mga binabanggit natin noon tsaka ngayon, no? Mr. Win-Win. Ang pagkakaiba po, yung mga kalaban natin, yung Dilawan at Kakamping. Yung ang binabanata natin, yung mga Dilawan at Kakamping, panay tao po yung mga kinakana natin. Si Father Nosy, no? Si Father Kakanandin, ay si Jerry Kakanandin, sila JC Punong Bayan, di ba? Sila Hyderian. Mga tunay na tao po eh. Di po ba? Tsaka si yung isang pare, sino ba isang pare? Si Father Nong-Nong. Oh, yan po yung mga binabanata natin nung panahon ng kabanatan natin, mga Kakamping at Dilawan. Sila Laila de Lima, Lenny Robredo, si Rizon Tiberos.
at least mga totoong tao yung mga kakalaban natin. Kung At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.